kasdan mo, O Diyos, ang lingkod mo. Ala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang mga nagawa nating mga kasalanan. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayong araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumigasig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan, at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama. Sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto, ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi niyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno.
Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon, kanilang Diyos, at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lang nababanggit ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, sila nang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo pong lahat. Magsisitayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagtatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ito'y nagpapalayas ng mga demonyo, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw.
ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto ngayon at sa mga nasa tahanan, magandang umaga po. Mga minamahal na mga kapatid, kahapon ating nakita na ang batas o ang kautusan ay simula pa ay ibinigay na ng Diyos. At nung dumating nga sa Jesus, sabi niya, ako ang kaganapan nito. At nakita natin na ang batas ay, nung panahon na ni Jesus, ay nakasulat na sa puso ng tao. Kaya pag ang tao ay puspos ng Espiritu Santo, siya ay ang manggagaling sa kanya ay gawang pagmamahal, gawang kabutihan. Kaya nawa, itong panahong ito ng Kwaresma, para sa ating lahat na naghahanda para sa 40 araw ng paghahanda natin para sa Pasko ng Pagkabuhay, nawa, ang maging bunga nito sa atin ay pagmamahal, pagkamalasakit, pagdamay sa mga nangangailangan. Yan ang maging bunga nawa ng ating paghahandang ito. Ating pagnilayan ng mga pagbasang ating napakinggan. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, dito, alam na ng Diyos na matigas ang puso ng tao. Pero, siya'y gumagawa pa rin ng paraan at kumukuha pa rin ng mga taong, ang tao kaya natin ay mga propeta, para mangusap sa kanila. At sabihin, kayo ang aking bayan, ako ang inyong Panginoong Diyos, sumunod kayo sa akin. Pero alam din ng Diyos na ang mga ito'y hindi makikinig sa mga ipadadala niyang propeta. Sapagkat alam ng Diyos na mga taong ito na kanyang pinili, matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Matigas ang puso. Walang pakialam. Kahit na harap-harapang ipinakikita sa kanila ng Diyos ang kanyang pagtulong, ang kanyang pagmamahal. Nung alisin sa Ehipto ang bayang ito, pagka sila'y naiinitan, anong ginagawa ng Diyos? Pinadadalhan ng ulap na babantay sa kanila na sila'y nasa disyerto. Pagkagabi, sila'y madilim. Nilalagyan ng apoy. Ang mga ito, may apoy na gumagabay sa kanila. Nung sila'y maubusan ng tubig, ang Diyos binigyan sila. Nung maubusan ng pagkain, ang Diyos ay nagpadala. Pero para sa mga piniling bayang ito, ito'y walang kwenta sa kanila. Baliwala. Ganyan ang tao. Ganyan ang tao. Sa dami ng kabutihan na pagpapala na kanyang tinanggap, minsan wala pa rin kwenta sa kanya ang lahat ng iyon. Kulang at kulang pa rin. Kulang at kulang. At alam din ng Diyos na ganyan ang magiging reaksyon ng tao. Kaya anong gagawin ng Diyos? Magpapadala uli ng tamang tao sa iyo para mangusap sa iyong magbalik loob ka na sa Diyos. Pero alam din ng Diyos, napakatigas ng ating ulo at ng ating puso. Kung siya hindi mo pakinggan, hindi ka tatantanan ng Diyos. Muli, magpapadala siya sa iyo nang alam mo'y mauunawaan mo na. At minsan, base sa karanasan ng tao, nauunawaan laang natin na ito'y padala ng Diyos pag ito'y masasakit na. Pag ang kanyang pangungusap ay masasakit na. Yung hindi na mahagip ng ating puso at ng ating isip ang kanyang mga pamamaraang ginagamit sa atin, sa ating pamilya, sa atin personal,
No, minsan ang kanyang pangungusap ay patindi ng patindi hanggat hindi mo na uunawaan ang kanyang mga mensahe. No, yan ang ating nakita sa unang pagbasa, no? Talagang ang Diyos ay ganyan. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi nila papansinin. No? Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon na kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. No? Ganyan ang tao. At sa kasalukuyan, sa ating panahon ngayon, ganyan pa rin ang Diyos sa atin. Walang propetang ginagamit, pero minsan ang ginagamit ng Diyos, mga pangyayari, no? Events, no? Karamdaman, mga kamatayan, matasakit at ang hirap ng unawain sapagkat kakaiba na ang kanyang ginagamit na pamaraan sa tao, no? Para tayo'y lalong lumapit at kilanlin siya. Tingnan ninyo sa mabuting balita, ang mga Israelita, ang mga Hudiyo, ang tingin sa kabutihang ginagawa ng Diyos ay gawang demonyo. No? Si Jesus ay nagpagaling, pero ang tingin ng mga nasa palibot na nakakita sa kanyang himala ay gawang demonyo. Mas malala, mas matindi minsan. Pagka ang atin ang nakikita sa palibot natin, ay alam mong ito'y mabuti ang ginagawa sa iyo, pero wala kang pakialam, no? Wala kang pakialam sa mga nangyayari. Kaya mga minamahal na mga kapatid, itong panahon ng Kwaresma, nawa ito'y magpalambot ng ating puso, no? Magpalambot sa atin. At dahil kita naman natin kung inyong titingnan pabalik ang kabutihan ng Diyos sa iyo, sa akin, napakadami. No, napakadami. At kahit pamatingas ang ating puso, ano, kita mong ang Diyos ay napakabuti at napakabait sa atin. Sipin ninyo, no, tayo'y umedad ng ganito, ano, kayo'y umabot sa ganyang panahon, inabot natin ang panahong ito. Ibig sabihin, talagang nag-uumapaw ang biyaya sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya nawa, ang panahong ito ng Kwaresma, muli magpalambot sa ating puso na tayo'y matuto ngayong magpatawad, na tayo'y matuto ngayong magmahal at lalong higit kumilala sa ating Panginoong Diyos sa kabutihan kanyang ginagawa. At pag hindi natin maabot yan, pag hindi natin mahagip yan, ang Diyos ay patuloy-tuloy sa pagpapadala ng mga taong magsasabi sa iyo niyan. At kung hindi kayanin ng mga tao, kung hindi ka kayanin ng mga tao ipinadadala sa iyo, minsan pabigat ng pabigat yan. Gaya po ng aking nabanggit. Kaya nawa, ating hilingin sa tulong at panalangin ng ating dakilang Santo Padre Pio, maunawaan natin lahat ang bagay na nangyayari sa ating buhay. Nang lahat ng ito, padala ng Panginoong Diyos, mayroon siyang gustong iparating sa atin. At gusto niyang sabihin, ikaw ang aking bayan, ako ang iyong Panginoong Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Sa'yo maming ando ang tinapay at alak na ito, andog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Payatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ang aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel, narinig si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmula sa bulan. Sa biglay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo si Ronel na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan sa inakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang bayang minamahal ng Diyos, sama-sama ngayon nating awitin ang Ama namin. Sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapanlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Huwag magatubili.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, tagay Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay inaanyahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap ni ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nananais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso lamang hanggang March 10 lamang po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na umayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.